January 1, 2020, nung unang lumabas ang balita na hiwalay na di umano ang real-life sweethearts na sina Nadine Lustre at James Reid. Ayon sa balita, nag-alsabalutan daw si Nadine at nilisan ang bahay na pareho nilang tinutuluyan ni James sa isang mamahaling condominium na nga di umano naninirahan si Nadine Lustre. Mabilis na kumalat at pinag-usapan ang balitang ito, pero maraming Jaden fans ang umalma sa issue at sinabing magkasama pang nagdiwang ng Pasko at sumalubong sa bagong taon ang dalawa. Bagaman may mga pictures na nasa iisang lugar lang sina James at Nadine, noong New Year's Eve ay hindi naman sila nakitaan ng pictures na magkasama sila. Nang maglabas ng artikulo ang batikang columnist na si Ricky Lo tungkol sa katotohanan ng balitang hiwalay na ang Jaden, ay inalmahan ito ni Nadine Lustre. Ayon kasi sa report ni Ricky Lo, ay totoo ang balitang hiwalay na ang Jaden dahil sa irreconcilable differences. Hindi rin daw nagustuhan ni Nadine ang pair up ng boyfriend niya sa miyembro ng K-pop group na Momoland na si Nancy Jewel McDonnie. Ayon pa sa artikulo, James Reid is handling the breakup with care to cushion the impact on Nadine who has admitted grappling with mental illness. Banat naman ni Nadine sa mga sinabing ito ni Ricky Lo, "That was so low. It is never okay to use someone's mental situation or tragic past just to prove a point. Mental illness is a very sensitive matter." Sinabi rin ni Nadine kay Ricky na, "None of what you said was true." Maraming sumusubaybay sa isyong ito ang nakapansin na hindi binanggit ni Nadine ang pangalan ni James at kung sila pa rin hanggang ngayon. Sa gitna ng kainitan ng isyong ito ay nananatiling tikom ang bibig ni James Reid. Pero makalipas ang 9 na araw ay nagparamdam si James sa social media. Nag-post siya ng picture nila ni Nadine na kuha mula sa tuktok ng Mount Ulap sa Ampukaw, Itogon, Benguet, kung saan nag-hike ang dalawa kasama ang iba.